Hello mga ka-super! Mic check, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yeah. Hello mga ka-super, kasari! Nandito na naman si Madam, magyayaw-yaw, nagbabalik, alive and kicking. Yes, ano? Kumusta kayo? Okay lang ba? Pagod na ba? Buhay tendera, lalo kung solo ka, di ba? Ang saya-saya talaga, di ba? Pero importante sa lahat, buhay. Ang importante. So for today's video, share ko lang ito. No? Medyo natagalan, pero isi-share ko pa din. No? Habang wala pa tayong masyadong mamimili. No? Nakarelax pa tayo dito sa ating counter area. So nandito yung ating mahiwagang record book. So dito naglalaman yung ating cash flow, money in, money out. So yung ating money out, yung mga pinapambayad natin sa ating mga supplier, pinapang grocery, yung mga lumalabas na pera, pambayad kung sino-sino, pang order, pa order. So yun ating money out. Na yung ating money in naman ay yung sales natin, yung ating benta sa araw-araw. So naka-record dito, no? So ngayon ay nandito na tayo sa month of June. Pero ngayon ay July na. Ang pag-usapan natin is yung ating month of June. Ko-compare natin doon sa month of May. Diba? So, at saka yung atin din, money out. Diba? At kung magkano ba yung ating kinita ba gano? Kung mayroon ba kinita ang Rose Jones Store? Ay, so, magbabase tayo dito sa ating money in at money out. Yung labas-pasok ng pera, diba? Siyempre, tinatrack natin yan para malaman natin at the end of the day, kung magkano yung benta natin at the end of the month, magkano yung naging sales ng Rose Jones Store. At yung, siyempre, yung at the end of the day din, magkano din yung nilabas natin pera, pinambili natin at the end of the month. Pag kinompare mo, yung money in, money out, malalaman mo, diba? Kung magkano ba yung tinubok kinita ng iyong tindahan. Okay, Duki? Okay. So, nung month of June, ay talagang solo tendera talaga ko. Yung buong month of June. Kasi nung month of May, ay naghati pa kami dito ng aking karelyebo na si Super Indoy, diba? So, month of June, talaga naging solo tendera tayo. Solo, super tendera talaga. So, na-track natin yung labas ng pasok yung pera. So, maganda din, no? Yung solo ka, as in, namo-monitor mo talaga lahat. Yung labas-pasok ng pera, yung mga produkto na pag solo ka, talagang alam nyo, masasabi ko talaga, dito ng solo tendera ako talagang, I am so proud of myself. Oo, diba? Kasi, mas nahigitan ko yung benta ko nung mayroon akong karelyebo, nung talagang solo tendera ako, no? Yan. Kasi nga, pag solo ka, alam mo kung ano yung wala sa mga items mo, alam mo, antimano agad, isa pa lang yung nalalabas sa chiller, di ba? Lagay ka kaagad, di ba? Alam mo yung peak hours, maya-maya, i-ready mo na yung mga items, mga paninda mo sa mga ref, kailangan full stock, di ba? Mga items, anong running out, alam mo, kasi solo ka eh. Ikaw yung nagtingin lahat, mata sa mga paninda mo. Kasi ayaw mo na mayroong masasayang na benta, di ba? Kung wala ka o walang malamig, sayang yung benta. So, month of June, talagang solo tendera tayo. I'm so proud of myself. Woo! Ganarn, di ba? So, pero, syempre, hindi tayo magda-detailye kung magkano, no? Pero, ang month of May, na mayroon akong karelyebo dito, di ba? Alam nyo naman, di ba? Followers naman kayo. Di ba? Yung opening ako, closing si Indoy, ganon. So, napagtanto ko, no? Na, nung solo ako, mas lumaki yung benta ko. Na nagkaroon pa tayo ng store hours. Nag-close open pa yung ating tindahan. Dahil nga, solo tendera tayo. Nagsiservice tayo sa school. Mayroon tayong break time. Ang opening ko nung mayroon ako karelyebo 5, nung naging solo ako, naging 6 a.m. na. Tapos, nagbe-break time tayo ng 2 hours. Dahil nga, nagpapahinga tayo, nagliligo, kumakain, kung anong pang ginagawa sa loob. Break time lang dito sa tindahan, pero sa loob ng bahay, gumikilos din. Tapos, balik na naman tayo. Nagbawas tayo ng oras sa closing time. Before na 12 p.m., naging 10 p.m. na lang. Pero yung sales ko, apa, sabi ko, talaga. Diba? Siyempre, mababase natin yan dito. So, ang nilaki lang naman yung sales ko versus nung May, yung June. Ang May kasi hanggang 31, ang June ay hanggang 30 lang. Pero lumagpas pa ako ng more than 10K. Ah, diba? Kakaloka. Pero hindi ko nasasabi kung magkano, diba? Siyempre, alam nyo naman kung talagang followers kayo kung magkano yung sales target ko, magkano yung daily sales ko. So, alam nyo yun, kwenta-kwentahin nyo na lang. Yung month of June ko, mas lumamang pa dun sa month of May, yung benta ng Roshan Store. Ah, diba? Nakakaloka yan. So, I'm so proud of myself. Bakit? Kasi nga, nung may karelyebo ako, siyempre,
Si Indoy lang yung nandito nagtitinda, no? Siyempre, alam niyo naman, si Indoy, di ba? Tinda lang talaga. So, minsan, hindi napapagbigyan yung mga ibang customer kasi walang malamig sa ref, hindi nakapaglagay, walang mga items, hindi makita minsan yung mga items, sasabihin na lang wala. O, okay. Di pag tayo, solo tindera, alam natin lahat yan. Kung saan sulok yung nakalagay, alam natin yan. Di ba? Antimano agad, isang soft drinks parang nawawala sa ref, lagay agad tayo dahil ayaw natin mapalampas yung sayang yung benta. Ganon. Kaya nakabenta si madam. Kaya may bonus si madam sa self. Ganon. Tapos yung ating yung money in natin, no? So compare last May, mas nadagdagan ng 10K yung ating benta no month of June. So hoping tayo sa month of July na meron tayong mga pinagdadaanan ngayong panahon na ito. Alam nyo yan, no? Talagang si Madam super stress, super pagod, ang daming iniisip-isip, parang iniintindi. Hoping pa rin ako na makalagpas pa din ako ng ating sales mula dun sa month of June naman. Syempre, di ba? Lagi tayong maglo-look forward for the best, for the better, di ba? Ganon. Ano yan? Pagpatuloy tayo mga ka-super. May nagpa-Gcash lang kaya naputol. Naputol yung video ko. So, dito naman tayo sa ating money out. Yung mga lumabas na kaperahan. No? Yung pinamili natin ng mga paninda na pinuhunan natin, pinambili natin sa grocery, sa market, sa supplier, sa mga ahente, di ba? Yung pinuhunan natin sa bawat items. So, ito yung mga lumabas na pera. So, dito, sulat dito, syempre, chinaga ko din talaga magkwenta-kwenta. Yung pagkwenta ko, sabi ko nga sa inyo, ganito, everyday na may dumadating na mga resibo, kinocompile ko man na yan. At the end of the day, kwenta ko yung total na lang yung sinusulat ko dito sa ating record book. So, syempre, magkakaiba din. May malaki, may mababa. Depende sa purchases natin. Kung mataas, ang pag-grossing tayo ng worth 30K, 20K, 10K, meron naman 1,000 lang. So, depende. Hindi naman pare-parehas, diba? At the end of the month, dun mo matototal kung magkano talaga yung lumabas na pera sa tindahan mo nung isang buwan. At mako-compare mo yan doon sa iyong money in, yung pumasok. So, ano ba ang dapat mas mataas? Yung lumabas o yung pumasok? So, dapat mas mataas yung pumasok na pera, yung benta natin. Kasi, doon sa money out, yung nilabas natin pera, pinambili natin, nagma-mark up pa tayo doon. Diba? So, dapat, yung magiging papasok na pera, mas malaki kaysa dun sa lumabas. Nagigets ba? Diba? Mahirap kasi mag, ano ng detalye na kung mag-figure out, no? Pero ito, bibigyan kayo ng sample. So, halimbawa yung sample ko, diba? Mag-ano lang tayo sample kasi, diba? Ano lang tayo, share-share lang naman ito, no? Alam nyo na, mamaya, BIR is watching, diba? So, halimbawa, nung month of June, yung aking minani out, ito ay halimbawa lang, ha? Umabot ng 100,000. Diba, yung lumabas sa pera, pinuhunan, nandito yung mga items, ayan. Tapos mamark upan natin yung mga items na yon, tapos bibilhin ng mga customer, syempre yung benta, yun yung money in, yung pumasok na pera. So yung money out of bank, halimbawa, 100,000. Tapos yung aking money in din, nasa 120,000 or more than ganun. So ibig sabihin, nagtutugma siya doon kung ilang percent yung iyong markup. Diba, yung pinahunan natin na 100,000 na plus natin, kasi magkano ba yung markup mo? Ako, more on 10% ako. Nandun ako sa more 10%, 15%, kunti lang dyan yung mga 20%. Or, mas ano ako sa 10% talaga. So, nung pinas ko sa 10%, nasa magdadagdag lang ng ano, 10,000, no? So, doon tayo sa 20%. So, depende yan nga sa'yo kung magkano yung markup mo. So, sa pagkwenta-kwenta ko, doon sa aking money out at saka sa money in, aba, I'm so proud of myself na naman. Kasi parang, parang tugmang-tugma talaga na kung magkano lang yung pinatong ko. Parang doon, sabi ko, nakuha ko siya yung, kunwari, parang ito na yung pinaka-profit ng Rose Gem Store doon sa pinuhunan, sa minarkup, yung pumasok na pera, yung binilang-bilang. Parang, ito na yung, kunwari, gross sales. Yung parang kinita natin na gross kita lang, hindi naman yung total kita na. Kasi syempre, alam naman natin, di ba, sa mga magagaling na naman, di ba, hindi pa yan yung ating total kita. Syempre, yung sales natin, di ba, yung kita natin, magbabawas pa tayo ng ating mga expenses, etc., etc. Pero kung magbabasihan mo yung money out at saka money in, I'm so proud of myself. Yan ang masasabi ko talaga. Talagang sabi ko, I did my job.
I did my best kahit nakapagod. At least na-monitor ko talaga yung labas-pasok. At nag-match talaga siya kung magkano yung minarkup ko. Yun din yung nadagdag dun sa ating money in, sa ating benta of the car. Oh, wait lang. So, ang bottom line dito sa vlog ko, mga ka-super, hindi ako yung sabi sa ito ang gawin mo, ganyan. So, sinishare ko lang yung money in, money out ko nga no month of June na talagang solo tindera ko. So, ito yung lesson para sa akin na pag solo tindera ka talaga, natatrack mo lahat ng labas-pasok na pera sa iyong tindahan. Yung mga items na mo-monitor mo, yung wala kang pinapalagpas na hindi ito mabibenta, wala kang pinapalagpas na sayang na hindi ka nakabenta dahil nga walang malamig, walang items na ganito. Kasi nakamonitor ka lahat. Yung mata mo nandun sa mga items. Unlike pag may kasama ka, syempre, kasama mo, diba? Ano lang din naman yan, tinda-tinda lang, ganon. Hindi mo talaga yung whole day na nakikita yung operation. Unlike kung talagang solo ka from morning, evening, hanggang opening to closing ka, talagang ikaw lahat, diba? So, parang na-track ko talaga lahat, no? At tapos nakita ko sa ating record book na talagang tama, no? Money out ko versus dun sa money in ko, nadagdagan ng 10 to 15%. Which is, yun ang markup ko sa aking mga paninda. So, ibig sabihin, di ba? Talagang yung cash flow, na-track natin ng ganun, di ba? Kumita ang Rosium Store. Pero, hindi pa sabing kumita kasi syempre less pa doon. Syempre tayo sa den, kung may tao tayo, pero dahil wala tayong tao, solo tayo. So tayo sasahuran natin yung sarila natin, bibigyan natin bonus, mabayad ng kung ano-ano, mabayad ng mga bayarin, doon din yun. So, pag susumahin mo, parang maisip mo, ay, kulang pa din, di ba? Sa dami ng bayarin, gano'n, di ba? So ang importante, alam natin na kumikita yung ating tindahan. Okay, deki. At kung halimbawa naman, sa pagkwenta-kwenta mo, mas malaki yung nilabas mong pera. Mas malaki yung na money out mo kaysa sa money in. Pero dapat siguraduhin mo yung mga items nandyan. Baka lang kasi na-overwhelm ka, naghakot ka ng bongga-bongga, pero dapat nandyan yung items. Nakikita mo yung items. Okay, malaki yung money out. Yung items nandito, maraming stock, full stock, full stock, full stock, full stock. Huwag lang yung mas malaki yung money out mo, pero wala ka makita mga paninda dyan. Wala ka makita mga produkto dyan, di ba? So, ibig sabihin nun, hindi na tama yung pagpapalakad na yung tindahan, di ba? Kasi parang hindi na nagbabalance eh. Ganun, di ba? Nakakalak ngayon. So, importante sa lahat, naro-rolling pa rin natin yung ating puhunan ng ating tindahan. So, kung tatanungin nyo yung puhunan ng tindahan, syempre, ganun lang din yan. Nandun lang yan din, sa range lang yan, kung magkano yung umiikot-ikot na pera, isang buwan, tapos sunod na naman, next month, ikot-ikot. Doon mo malalaman yan kung magkano yung laman ng iyong tindahan sa iyong record book. End of the month, ganito, bumibenta ka ng ganito, 100,000, nakakapag-money out ka din ng mga ganito, o din, nandun lang nagra-range lang yan, kasi ikot-ikot lang din naman yung mga perahan natin dito sa ating tindahan. Ganun. O siya, bye-bye na. Thank you for watching. Night, blah, blah, blah. Gusto lang naman i-share sa inyo na I'm so proud of myself, diba? Bibigyan kong bonus ang aking self. Ganun. Diba? Nakaloka yun. So, bye-bye.